kung sino tong mga players na to. They got the Cho, they got the Kufra, eto pa si Ling. Ang ano, ang tindi, pre. Ako, ano lang ako, tinitingnan ko kaya kong i-cast, tinitingnan ko kung ano yung mga pwede natin sabihin, pero kamukha ni Baby Ignacio, yung manager nila, si X-Board dito, kung papansin ninyo, ang mukhang kamukha niya. So, Baby, shoutout sa'yo, nandiyan ka. Shoutout sa pinakamamahal nating Marshall, si, sino to? Si Lan Rigates. Shoutout sa'yo, Lan Rigates. Skip MacLeod. Siya ang gumamit ng link dito. I guess you guys have an idea kung sino man tong mga taon to. Ikaw na bahala. Request backup. So let's check. Ano na nangyayari sa kabila? Pero okay. Si Ling dito, kinukuha niya lang yung kanyang red. Wala naman masyadong bakbakan na mangyayari. Pero eto na yung pinaka nagiging point of contest. Etong Little Wanderer, kailangan nilang panghawakan yan at kailangan nila mabigay talaga kasi kay Skip yan. Kapag nakuha ni Skip yan, magiging madali yung mga buhay para sa kanila. But then again, will there be a steal? Yun ang tanong. Kanino mapupunta? Mapupunta yon kay Popol. Napunta kay Kufra. And that is a good sign for the side of Wallbreakers. Well, for the side naman ng... dito nila Viper ng Mystics Gaming, he's actually winning this fight against Aswang. And once Aswang kasi dito nawala sa kanya yung rockets niya, that is going to be a big opening for Viper talaga na makalaban bigla-bigla. Rathbo dito going in, talagang sinusubukan nila lahat-lahat ng pwede nilang gawin para i-pressure yung mga lanes. And that's going to be another focal point dito sa may baba rin. Talagang ipipilit din nila. So kung ano man yung binabato sa kanila dito ng side ng Misfit Gaming, hindi sila mag-react. Magiging proactive sila. Ang gagawin nila, kukunin din nila yung same path. They get a turret, pero ang difference lang nga is they get one kill from that para kay Skip. And Skip dito, importante, basahin nyo na Bounty Hunter ang hawak niya. So any kill will give him extra gold. And extra gold will make his spike na mas mabilis. So yun na yung mga bagay-bagay dyan. Right now si Kufra dito medyo ginugo. Hindi nila ipipilit masyado. Pero si Lance nandito sa may likod. Let's check. Dark dito. Look at this. Mahuhuli siya. Hindi niya masisipa dito yung Lancelot as he intended to do. Kasi tamang-tama na yung setup niya eh. Actually nasipa niya naman. Kaso ang pinaka problema nga lang eh hindi na siya nakakombo paalis. And Skip dito will actually go down as well. Nag-iisa-isa sila. Popol makakuha ng kill. Pero yung funnel dito ng side ng Wallbreakers is actually sabihin na natin namatay. Well, nakita niyo naman lahat 'yon, namatay siya. And that's not going to be good for them. It all depends on how they react in the coming fights na mangyayari. So let's see kung paano sila magre-react. Si Aswang dito is finding the right spots to hit para, alam mo yon, kahit papano eh ma-push back yung wave. Napaka-importante na netong mga towers, turrets na rather na nawala na to. Because it gives a certain amount of control sa mapa for these teams. Now, parehong top lane yan in their own perspectives. So alam mo yon, it's the certain meta na, it's a certain thing na ginagawa ng Aura PH for the longest time. And I think these teams actually picked up on it. Nahuli na si Hilda dito. I don't really think it's the best target, pero check natin dito si Skip kung anong gagawin niya. Dito sa may pinakalikod, Turtle dito is getting retribution by that Lancelot at magtatakbuhan sila dito. Nagko-collapse dito unti-unti mga kaibigan yung side ng Wallbreakers. Misfit Gaming hitting them where it hurts, hitting them where it matters. At yeah, maganda ang bigayan sa kanila dito. Guys, maganda ang bigayan sa kanila dito. I don't wanna say information talaga na matindi, but we do have a 3-minute delay para walang stream snipe na nangyayari. Although maganda ang tempo ng laro dito para sa side ng Misfit Gaming. I think if magtuloy-tuloy to, we could probably go the distance sa mga pangyayari, pero alam mo yon, it is what it is, boys.
tingnan natin kung paano na lang ibabaligtad to. Cause the thing is, maganda ang potential ng MGPH to snowball, but at the same time, maganda rin yung potential ng Team 5 dito ng side ng Wall Breakers. Pero dito, ito, tutumba dito si Viper for sure, actually biting off more than he can chew. Kakaiba, nahuli din nila dito si Wrath. Ayoko sabihin na yung buong pangalan niya sa totoo lang. Ayoko na sabihin yung buong pangalan niya. And Blue Bayou. Actually, hindi ko na nababasa yung chat ha, kasi naglolo ko na yung Chrome ko. Not Chrome, but Firefox. And gusto ko man basahin, pero hindi na talaga. Naglolo ko na talaga siya ng todo. I'm trying my best. Please, bear with it lang. I know na may mga reklamo kayo, pero bear with it for a bit. Uy, pero may nagkaulihan dito si Lancey actually taking out Popol, and look at that damage output. X-board dito, nahuli na si Lancey, and that's going to be a good initiation, good counter initiation rather, by the Kufra, pero hindi pa rin magiging enough yun. Sila skip dito, they're trying their best. Si Dark dito nahuli sa may gitna. Will he get caught? Hindi naman kahit papano. Pero skip is really just trying to maintain the lanes. Good map control na yung nagawa dito ng side ng Misfits. Things are looking bad for the side of, sabihin natin, things are looking bad for the side of Wall Breakers. It's not impossible to get back, pero unti-unti na nag-snowball yung MGPH dito. MGPH, if they get the certain tempo going for a couple of minutes more, it's probably going to be bad. It's probably going to be the loss of Wall Breakers. Pero Wall Breakers, alam naman natin na they have the capability to come back. Katulad yan sinabi natin kanina. Okay. Aswang, he is really one of the main players dito. The pick of capability ng isang Johead. Kailangan nila yan. Kasi lalo na pagka ganito, pagka hindi na kayo nananalo in terms of team fight, kailangan yun na mag-pick off. And the perfect pick off heroes dito sa side nila is going to be Dark and Aswang. So as long as they can make that happen na mabawi ito. They get the turret, pero ang kapalit nun is a second turret onto the bot lane. Nagkakaipitan na dito. Tingnan natin kung ano ang plano nila. And the X-board. He is actually going for the chase. Si Aswang dito, mapapilitan siya mag-flicker. At si Vipers ay nahuli ng isang Thams. Let's see. Lancey dito. Talagang hinaharapan niya. And look at that ultimate. Para dito sa ating aso. Ni si Popolin Kupa. Ayoko lang magkamali kasi ratbo na ako ng ratbo kanina. Medyo nakakapraning na. Basta si Sira. O si Bu. Pwede na naman si Bu. Sige, si Bu na lang siya. Mas madali sabihin. So, looking at the map right now, kung papansin ninyo, there are a lot of things happening. And especially ito. Naka-push out yung wave dito for the side of Wall Breakers, pero tignan nyo dito kung paano naka-push out yung ibang waves sa side ng papunta sa Wall Breakers. It's always favoring the side of Misfit Gaming PH. So that's why hindi rin makapag-defend or hindi rin makapag-farm dito ng maayos yung side ng Wall Breakers, kasi kailangan nila pansinin talaga yung mga bagay-bagay. Yung pusa talaga na to MVP na mimili. Kanina wala akong kinakas, hindi ka humihiyaw. Ngayon nagsipaghiyawan ka. Pero okay lang. Sige, naiintindihan ko naman. Pero sila skip dito. Let's check him out kung paano niya aayusin to. Kufra nandun sa may pinakagitna. Aswang dito will be the next target. Let's look at Kufra. Kufra dito, what is the initiation na mababato niya dito? And look at Skip. Skip dito will be using the Tempest of Blades. It will stop them on their tracks. Pero si Dark dito ay nandun lang, nagka-cut lang ng waves. And he's very diligent with doing things like this. Kasi hindi naman pwedeng kapag natalo kayo ng fight, mako-convert yun into an objective. So parang ang nangyayari lang dito is, you just have to keep on pushing, you just have to keep on making them plays na hindi magpapabor yung kalaban mo sa mga panalong nakukuha nila. And right now, alam ng Wall Breakers. Ang hirap talaga sabihin na hindi nila pangaran kilala. Yung Wall Breakers dito, alam nila na medyo nasa backseat sila. So, kailangan nila humanap ng mga ways dito para hindi ma-turn yung mga bagay-bagay into easy objectives. And Dark is doing that perfectly. So, ako, sinasabi ko lang dito, Misfit Gaming, they could,
try to watch out for the backline. Kung meron nagka-cut, try to punish it as much as possible. And if they do, that's going to be a win on their side. Pero kasi ngayon, medyo talagang kailangan nilang bantayan yung mga galawan. Kasi as long as nandyan yan, as long as nagagalawan nila, it's going to be a hard task. For as long as nagagalawan dito ng wall breakers, yung side ng Misfit Gaming, it's going to be hard for the side of Misfits Gaming to push. Okay, so merong si Lancy dito. Grabe yung build the pick na kinuha nila dito. It's actually doing great for them na parang na din siyang nagiging tank dito. Ay, di. Well, actually tank talaga siya. Parang na din siyang nagiging main damage dealer. Onto the bottom lane, natanggal dito ng wall breakers yung kanilang turret. And that's going to be, I don't know, alam mo yon, parang a bit of a breathing space siguro for the side of wall breakers. Because right now, this is the thing na binabantayan ng lahat. And nakikita nyo naman kung gaano kalaya yan. If that lane is pushing, then that means someone has to go there or pababasag to. So ito yung tinitignan nila ngayon. Kailangan nila kunin lahat ng advantage na pwede lang kunin ngayon. Yung mga maliliit na bagay na yan, it all adds up. At kapag nag-add up yan, 100% sure. 100% sure na meron pang chance ito makabawi sa Misfit Gaming, etong side ng Wallbreakers. Pero Misfit Gaming, they're doing a really great job. They're just controlling everything na nasa mapa. Launch attack! Okay, so ito lang, magandang ambaan. Sila Ling dito, tingnan mo, ginagamit lang nila yung innate mobility ni Ling just to move in and out of the map. Just try to push the wave as much as possible. Si Lance doon, pumasok na. Tingnan natin dito kung mapapunish nila to. And they're taking down the Lord. Meron bang reaction na mangyayari? Lancelot will go down. And look at Skip. Skip dito with the Tempest of Blades. Makakatakas ba siya? Nandun sa may pinakagitna yung laban dito, mga kaibigan. And that is going to be the last insanity. Taking down someone. Luyo dito will be the next target. Popol and Koopa will go down. Skip. And si Dark dito, magpupush lang sila. Wala silang pakialam. Pero sabi ni Skip dito, sige, mag-lord lang kayo. Mag-lord lang kayo. There is a chance na manakaw ko to. Anytime soon, the Lord will be taken down. Yung aso namin nakiplay by play. And that is going to be a steal for H... hindi pala yun. Si Skip pala yun. Basta, hindi ko sasabihin ko ano pangalan nila. Nadudulas na ako. Oh my God. Si Viper, pre. Initiate retreat. Si Viper, tol. Sinipa dito ni Dark. Naku po. Knockout. Wala, peke. Napeke tayo. Kala ko may lalabas dun sa ulti na yun. Pero, eto si Dark din. Ito si Dark, wala. Trabaho kon trabaho si Lancy. Sinipa na naman si Dark. End of place coming out from Dark. Siya yung sumasalba dito ng team nila. Trabaho kon trabaho. Show dito. Doing the right place, my goodness. Doing the right place to keep his team alive. Ito yung tinatawag natin, Blue Bayou. Will go down. And dito yung push natin na natin kung ano nangyayari. And look at this ultimate. Oh my goodness. Nagkakabatuhan na sila. Pero sabi dito ni Dark, wala akong pakialam. Doon ako sa mga kapag-push ako. Okay. Pero, ay, ninja plant yun. Naku, ito yung pinaka-problema. And he will just try to get the kill. And he will get that kill. He's trying to get away. Let's see kung paano yung gagawin to. Skip will be there to bail him out. Takbuhan portion, mga kaibigan. And look at this, 16-11, kung sino pa yung may lamang, sila pa ngayon yung bumabawi. It's all about the small things. Small things, maliit na bagay, simpleng bagay. Kapag kayan nag-stack up, it's 100% going to favor the other side of the map. And eto na, turret is down to the bot, turret is down onto the middle lane. Misfit Gaming dito, they are really, really dropping the ball right now. Lancelot on the other hand has items. He can actually break down people. The only problem is nahuhuli siya dito ng mabilisan. I don't really know how is that possible kasi meron naman siyang pangtakas dito, meron siyang tornadoes and a lot of dashes to actually get out. Pero look at this, another pick off para kay Lance, and this is bad for them. Misfits Gaming, what's happening on their side? And 8 Skip
Skip rather. Si Skip. Nako. Nakakailang beses na ako. Si Lancy. Sige sila Lancy. Naabol sila dito. Okay. So eto na. This is the moment of truth. Kailangan nila dito pigilan. Kailangan nila pigilan dito yung push. This might be it. This might be a 2-0. This might favor world wall breakers. Pero ano sa may pinakalikod, they really want to get a kill. Sana dito 10 tests of planes. And Lance dito will be the next target to go straight for the base. And that is going to be wall breakers heading to the close qualifiers tomorrow. Wow. Wall breakers. Natupad. Natupad, ang dapat matupad. Whew! Tingnan natin yung stats. Okay? Things were going great for the side of Misfits Gaming. Nagkuha nila yung pickoffs na gusto nila. They were really controlling the map. Pero kasi, the main problem here is, ano, they didn't really take into account yung mga ginagawa ni Dark. Si Dark yung nagpagaan ng buhay ng wall breakers dito noong mga panahon na hindi talaga kinakaya dito yung side ng MGPH, yung pagka-cut ng wave, yung pagkuha ng mga pick-off, yun yung mga bagay talaga na nagpa-matter. And it added up in the end. MGPH didn't really find the right mixture of aggression tsaka yung pagbabantay sa mapa, so it really costed them a lot. If ever man lang dun sa mga teamfight na yun, they made it, sabihin natin, they took it onto themselves para makakuha ng objective or isa. So ayun, yun yung mga bagay na kailangan natin na banggitin dito. Pero Dark talaga para sa akin is probably the MVP of that game. Very good play. Iba yung pinakita nila doon. And they get the 2-0. So that is it, guys. Maraming salamat sa nakapunta. I will be cutting the stream short ngayon pa lang kasi I really need to go back.